Walang magulang ang nanaisin na mapahamak ang kanilang anak. Pero wala ring anak ang hahayaan na masaktan ang kanilang mahal na magulang. May panahon nga ba na darating na mas magiging tama ang anak kesa sa kanyang mga magulang? Dear Papa Dudut, ang sabi nila ay gagawin lahat ng mga magulang para maprotektahan ang kanilang mga anak. Pero naniniwala ako na kaya ring gawin ng anak ang lahat para lamang hindi masaktan ng kanilang mga magulang na nag-alaga at nagpalaki sa kanila. Papa Dudut, ako nga pala si Shai, 21 years old, taga Rizal at kasalukuyang nagmamasteral para sa kurso kong education. Papa Dudut, hindi po talaga ako mahilig makinig ng mga drama sa YouTube. Pero nang ma-discover ko po ang inyong channel, ay kinaadikan ko na pong makinig sa inyo. Kaya gabi-gabi ko nang inaabangan ang mga bago ninyong ina-upload. At nang minsang maabutan ako ni Daddy na nakikinig sa inyong channel ay nasabi niya na manang-mana daw talaga ako sa mami ko na mahilig ding makinig ng mga drama noon. Papa Dudut, wala po talaga akong masyadong natatandaan tungkol sa mami ko. Nasa grade 1 pa lamang kasi ako nang mawala siya sa amin dahil sa isang aksidente. Ang kwento ni Daddy ay nasa kotse raw kami at pauwi na galing sa pagsisimba nang may bumanggang truck sa sinasakyan namin. Nakaligtas kami ni Daddy, Papa Dudut, pero hindi ang mami ko. At mula nga daw noon ay nangako si Daddy na gagawin niya ang lahat para mapalaki ako ng maayos at mabigyan ng magandang buhay. Pakiramdam ko po noon, Papa Dudut, ay nagawa niya yon. Dahil sa lahat ng oras na kasama ko ang daddy ko, ay wala na akong ibang bagay pa na mahihiling na para sa sarili ko. Papa Dudut, nasa 4th year high school ako nang tanungin ako ni daddy kung ayos lang daw ba na magkaroon siya ng bagong girlfriend. At dahil gusto ko rin na makitang mas masaya si daddy ay wala namang naging problema sa akin nang ipakilala niya si Tita Pia. Masaya kaming nagdi-dinner noon sa bahay at nakita ko rin na masaya si daddy dahil talaga namang makwento si Tita Pia. Palagi nakangiti ang mga labi niya at masigla ang boses niya. Paano naman tinatakot ng daddy mo ang mga nanliligaw sa iyo, Shai? Nakangiting tanong ni Tita Pia. Ang topic kasi namin noon ay tungkol sa mga kaklasiko na sumubok manligaw sa akin pero natakot lang kay daddy kaya hindi na bumalik pa. Nung isang beses po ay may manliligaw ako na dumalaw dito sa bahay. Umupo po si daddy malapit sa amin tapos tinawagan niya pa yung isang kaibigan niya. Naku tita, ang lakas-lakas po ng boses ni daddy habang sinasabi sa kausap niya na huwag masyadong bubugin ng isang manliligaw ko na nalaman niyang may isa palang girlfriend. Natatawang pagkwekwento ko naman sa kanya. At sa takot nung lalaking dumalaw dito sa bahay noon, hindi na siya ulit nagpakita pa, dagdag pa ni daddy. Eh masyado po yatang natakot dun sa sinabi ninyo daddy. Hindi na nga rin po ako masyadong kinausap pa sa school namin eh. Ang kwento ko pa. Pinoprotektahan ka lang ng daddy mo, Shai. Iniiwasan lang niya na masaktan ka ng ibang tao. Kahit naman ako eh, kung may anak lang ako na kasing ganda mo, magiging mahigpit talaga ako sa lahat ng lalaki na susubok naman ligaw sa'yo. Ang wika naman ni Tita Pia. Pwede nyo na rin naman po akong ituring na tunay na anak, Tita Pia. Nakangiti ko namang turan sa kanya. Yun ang unang pagkakataon na nagkakilala kami pero napakagaan na ng loob ko sa kanya, Papa Dudut. Kahit na hindi pa po tayo nagkakasama ng matagal, ramdam ko po na mabuti kayong tao. Isa pa ay nakikita ko po kung gaano kasaya si daddy sa inyo. Basta alagaan nyo rin po sana siya ha. Kagaya ng pag-aalaga ko sa kanya, dagdag ko pa. Oo naman, makakaasa ka siya eh. Pangako ni Tita Pia. Papa Dudut, sa tuwing nakikita ko po kung gaano kasaya si daddy kapag kasama niya si Tita Pia. At triple po ang saya na nararamdaman ko ay sobra kasi akong inaalagaan ni daddy mula sa pagkabata ko. Medyo stricto siya pero hindi ko naman yon halos naramdaman
dahil mas nangibabaw ang pagiging malambing at maasikaso niya sa akin. Palagi niya akong iniahatid sundo sa school namin kahit pa nga kapag may project na kailangang gawin sa bahay ng kaklase ko. Pinapayagan niya rin na magpaligaw ako basta handang dumalaw sa bahay at makipagkilala sa kanya. Kesa naman daw kasi maglihim pa ako sa kanya, ay mas okay na raw na nakikilala niya mga lalaking nagkakagusto sa akin. Hindi po sa pagmamayabang, Papa Dudut, pero ligawin na talaga ako kahit noong nasa high school pa lamang. Kaya lang halos lahat sila ay humihinto sa panliligaw sa akin pagkatapos nilang makilala ang daddy ko na palagi silang tinatakot. Papa Dudut, sa ilang araw at linggo na nakakasama ko si Tita Pia ay nararamdaman ko na mabait siyang tao. Maasikaso siya kay daddy at pati na rin sa akin kapag magkasama kami sa bahay o kapag kumakain kami sa labas. Nakikita ko na mahal niya ang daddy ko at nararamdaman ko na pati ako ay itinuturing na din niyang isang anak. At sa loob ng halos isang taon nilang relasyon ay wala na akong mahihiling pa dahil para na kaming isang buo at masayang pamilya. Kaya lang po, Papa Dudut, pansamantala lang po pala ang kaligayahan na yon. Akala ko ay pwede nang maging pangmatagalan o panghabang buhay. Dahil isang gabi, umuwi na lamang si daddy na lasing sa bahay namin at bakas sa kanyang mukha ang labis na kalungkutan. Magulo rin ang suot niyang damit, may pasa at sugat siya sa kanyang mukha. Nung una ay gulong-gulo ako sa mga nangyayari hanggang sa sinabi niya sa akin na nakipaghiwalay na pala sa kanya si Tita Pia. Daddy, hindi ko po maintindihan. Bakit po kayo naghiwalay? Hindi po ba maayos naman ang relasyon ninyong dalawa? Ano po ba talaga ang nangyari? Pag-uusisa ko. Ilang araw na niya akong hindi kinakausap. Ilang araw na rin niyang hindi sinasagot ang mga text at tawag ko sa kanya. At nalaman ko na paalis na pala siya ng bansa kasama ang bagong boyfriend niya. Umiiyak na sagot ni Daddy. Bagong boyfriend? Paano po nangyari yon? Hindi ba kayong dalawa po ang may relasyon? Muling tanong ko. Tinapos na kasi niya ang relasyon namin noong isang linggo lang. Pero hindi ako pumayag sa gusto niya, Shai. Ang sabi ko ay subukan muna naming ayusin ang lahat sa aming dalawa pero hindi na niya ako kinausap pa. Hanggang sa puntahan ko siya sa bahay nila at nakita ko silang dalawa ng bago niyang boyfriend. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sugurin sila at suntukin ang lalaking kasama niya, pagkukwento ni Daddy. Kaya po ba kayo may pasa at sugat sa mukha dahil nakipag-away kayo sa bagong boyfriend niya? Kaya po ba kayo naglasing bago umuwi dito? Sunod-sunod na tanong ko. Oo, dahil hindi ko matanggap na mas pinili niya ang lalaking yon kesa sa akin. At ang masakit pa doon ay pinagtabuyan ako paalis ni Pia habang sinasabi niya na kahit kailan daw ay ayaw niya na ulit akong makita pa. Anak, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko ang Tita Pia mo. Paghagulhol ni Daddy. Napakasama po ng ugali niya. Hindi niya pinahalagahan ang nararamdaman ninyo para sa kanya. Basta Daddy, nandito lang po ako. At kahit kailan, hindi ko po kayo iiwanan. Pangako po. Pigil ang mga luha na wika ko. Kasunod ang mahigpit na pagyakap ko sa kanya. Papa Dudut, awang-awa ako kay Daddy ng gabi na yon. Nakita ko po kung paano siya nasaktan dahil sa pakikipaghiwalay sa kanya ni Tita Pia. At ang mas masakit pa doon, nalaman ko mula sa kapatid ni Daddy na may malaking utang pala na pera si Tita Pia kay Daddy na ginamit niya para makapagtrabaho siya kasama ang bago niyang boyfriend sa ibang bansa. Sinabi rin po ng kapatid ni Daddy na parang planado raw po ang pakikipagrelasyon ni Tita Pia sa daddy ko. Dahil nagkukwento daw po noon si daddy na madalas magpabili ng mamahaling alahas sa kanya si Tita Pia.
At dahil mahal na mahal siya ni Daddy ay ibinibigay nito ang lahat ng gusto niya. Papa Dudut, may parte rin po ng sarili ko ang sinisisi ko dahil sa nangyari kay Daddy. Pakaramdam ko po kasi masyado akong naging mabait kaagad kay Tita Pia at hindi ko siya kinilala muna. Pinakita ko kaagad kay Daddy na gusto ko siya kaya mas lalo siyang napamahal dito. Hindi ko po dapat hinayaan na magkalapit kaagad silang dalawa. Hindi ko po dapat hinayaan na mahalin siya ng sobra ni Daddy. Hindi ko po dapat hinayaang masaktan ang Daddy ko. Papadudot ng gabi na nakita kong paano mawasak ang mundo ni Daddy dahil sa isang babae ay isang pangako ang binitawan ko sa sarili ko. Na kahit kailan ay hinding-hindi ko na ulit siya hahayaan na masaktan ng ibang tao. Papa Dudut, may isang taon din po ang lumipas bago tuluyang natanggap ni Daddy na hindi na siya muli pang babalikan ni Tita Pia. Sinubukan ko po noong kausapin din si Tita Pia at bala ko talagang awayin siya dahil sa ginawa niya sa Daddy ko. Pero kahit ako ay blinak na rin niya sa mga social media accounts niya. Noong ko na-realize na mukhang tama nga ang sinabi ng kapatid ni Daddy na ginamit lamang niya si Daddy para pagkapirahan. Dahil kung hindi totoo yun ay papahalagahan niya man lang sana kahit ang mga oras na pinaramdam niya sa akin na anak niya ako. Pero mukhang pagpapanggap lang talagang lahat. Mabuti na lamang talaga at nagawa rin ni Daddy na makapag-move on at makalimutan ang panloloko niya. Ginawa ko rin kasi ang lahat para maiparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At kahit kailan ay hinding-hindi niya na ulit pa mararanasan ang maiwanan. Papadudot, para sa akin ay tama na kaming dalawa lamang ni Daddy ang magkasama sa habang buhay. Alam kong may pagka-selfish ako pero hiniling ko noon na sana ay hindi na muli pang balaki ng Daddy ko na maghanap ng papalit sa mami ko. Kahit pa nga may pinapakilalang babae sa akin si Daddy noon na kaibigan niya, pilit ko yung hindi binibigyan ng mali siya dahil ayoko na talaga na magkaroon ng bagong mami. Hanggang isang gabi ay nag-dinner kami ni Daddy sa favorite restaurant namin. Nagulat na lamang ako nang dumating noon si Tita Trina at sumama sa dinner namin. Hindi ko siya masyadong kilala pero natatandaan ko na minsan siyang pinakilala sa akin ni Daddy sa isang family gathering namin. Magkaklase daw silang dalawa noon sa college pero mula noon ay hindi ko na siya ulit pa nakita pa. Yun pala ay may ibang araw siya na muling ipapakilala sa akin ni Daddy. Aisha, ay kumusta ka na? May 3 buwan pa lang tayong hindi nakita pero parang ang laki ng pinayat mo ha. Nagda-diet ka no? Nakangiting tanong ni Tita Trina. Hindi ko na kailangan pa mag-diet dahil hindi naman ako mabilis tumaba. Malamig naman na tugon ko. Oo nga naman. Anthony, nasabi mo na ba kay Shai yung tungkol sa atin? Ang baling ni Tita Trina kay Daddy na dahilan para kumunot ang noko. May ideya na kasi ako sa gusto nilang sabihin pero parang hindi pa ako handa. Sa totoo lang sasabihin ko na sana kaya lang bigla kang dumating. Ang wika ni Daddy. Hala, ganun ba? Sorry, akala ko kasi kanina pa kayong magkasama. Ang sabi naman ni Tita Trina. Total naman po ay magkasama na po kayo ng Daddy ko. Baka naman po pwede nyo nang sabihin kung ano man po yun para hindi na ako ma-out of place dito sa kinakaupuan ko. Pagtataray ko. Sige na Anthony, ikaw na magsabi sa anak mo. Malumanay na sabi ni Tita Trina. Kung ang gusto niyo pong sabihin ay tungkol sa relasyon ninyong dalawa, siguro po ay mamaya na lang natin ituloy ang pag-uusap tungkol dyan. Pakiramdam ko po kasi malapit na ako mawala ng ganang kumain. Sayang naman po itong in-order ninyo kung hindi ko makakain lahat, hindi ba? Ang wika ko na may mapait ng ngiti sa mga labi ko. Papadudot, hindi ko na pinatuloy pa ang sinasabi ni Daddy dahil kahit na hindi nila sabihin sa akin ni Tita Trina, ay matagal ko nang napapansin na may tinatago sila sa aking kakaiba. Matagal ko nang nararamdaman na mas naging masiyahin at maasikaso sa akin si Daddy. At nagsimula ang lahat ng iyon nang ipakilala niya sa akin si Tita Trina. Noong pumunta kami sa birthday ni Lola, nang araw na yon ay napansin ko na kaagad ang kakaibang tingin na nila sa isa't isa. Lalo na ang matatamis ng ngiti ni Daddy sa tuwing haharap siya kay Tita Trina.
Ganon na mga naging tingin niya noong mga araw na kasama namin si Tita Pia. Papadudot, hindi naman sa ayokong nakikitang masaya ang daddy ko. Pero ayoko lang talaga na makita siya ulit na nasaktan ng dahil sa isang babae. Isa pa ay mula nang makilala ko si Tita Trina ay hindi na naging magaan ang loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang masamang kutob ko, pero malakas ang pakiramdam ko na hindi mabuti at maganda ang intensyon niya sa pagpasok niya sa buhay namin. Na hindi naman talaga niya mapapasaya ng totoo ang daddy ko. Mas nainis pa ako nang unti-unting nawala sa akin ang atensyon ni daddy. Panagi na lang na kay Tita Trina, lalo na kapag magkasama sila sa bahay. Kaya naman sinasadya ko talaga na gabihin ang uwi para naman kahit papaano maramdaman niya na may anak pa rin siya na kasama sa bahay. Kaya lang sa tuwing nakikita ko silang masayang magkasama sa bahay ay hindi ko napipigilan ang sarili ko na magtaray. Iniwasan ko rin na magkasabay kaming tatlo na kumain sa lamesa dahil pakiramdam ko. Palagi na lang ako nag-out of place sa kanilang dalawa. Bakit parang ginagabi kaya ito ng uwi ngayon? Pag-usisan ni daddy nang sabihin ko na hindi ako sasabay sa kanila na kumain ni Tita Trina. Bakit na ako noon sa kwarto nang pigilan niya ako? Bakit parang ngayon lang po napansin na ginagabi ako ng uwi? Sarcastic na tanong ko dahil hindi naman yon ang unang beses na ginabi ako ng uwi. Siya ay kinakausap kita ng maayos. Ayusin mo rin yang pananalita mo sa akin, ang utos ni daddy. Totoo naman po daddy, ilang gabi na po akong umuwi ng ganitong oras, pero ngayon nyo lamang po tinatanong ako ng ganyan. Sabagay, paano nyo nga naman mapapansin yung palaging nandyan sa babaeng yan ang atensyon ninyo? Wika ako sa kanya. Shay, pwede bang ayusin mo naman ang paraan mo ng pakikipag-usap mo sa daddy mo? Ang pagsingit ni Tita Trina na mas lalo kong kinainis. At pwede rin po ba na huwag kayong makialam dahil kaming dalawang po ng daddy ko nag-uusap dito? Sampid lang po kayo dito kaya wala po kayong katiting na karapatan para pagsabihan ako ng ganyan. Ang baling ko sa babaeng sampid lang sa bahay namin. Shay, ano ba? Kailan ka natutong sumagot ng ganyan? Napakawalang galang mo sa wine ni daddy. Grabe ang inis ko noon dahil pakiramdam ko ay pinagtutulungan nila akong dalawa. Kaya bago pa mas lalong lumala ang pagkatalo naming yon ay nag-walk out na ako at tumuloy na pumasok sa kwarto ko kahit na ilang beses pang tinawag ni daddy ang pangalan ko. Papadudod, sa totoo lang po ay hindi ko na maintindihan ang sarili ko noon. Hindi naman po talaga ako pala sagot sa daddy ko o kung sino man ang nakakatanda sa akin. Pero mabilis po na uminit ang ulo ko sa tuwing nakikita ko si Tita Trina sa bahay namin. Unti-unti rin po ako nawala ng focus at gana sa pag-aaral ko. Lalo na po nang tumira na sa bahay namin si Tita Trina. Ni hindi man lang nagpaalam sa akin si daddy na magsasama na silang dalawa. Siguro kasi alam din niyang hindi ko sasang-ayuna ng gusto niyang mangyari. Pakiramdam ko tuloy noon ay unti-unti na ako nawawala ng papel sa buhay niya sa tuwing aasikasuhin siya ni Tita Trina. At alam niyo pa ang mas nakakainis, Papa Dudut. Yung palagi nasa bahay lang si Tita siya ay dahil wala na pala siyang trabaho. Doon ko po naramdaman na hindi talaga maganda ang plano at intensyon niya kay daddy. Nakagaya lang din siya ni Tita Pia na bigla na lang aalis at sasaktan lang ang daddy ko. Papadudot, dahil sa bahay na nga po namin nag-i-stay si Tita Trina, ay naramdaman ko na mas lalong naging strong ang relasyon nilang dalawa ni daddy. Bagay na ayoko po talagang mangyari, Papadudot, dahil hanggang ngayon ay wala pa rin akong tiwala sa babaeng yon. Malakas talaga ang kutob ko na meron siyang baho na tinatago mula sa amin ang daddy ko. Kahit palagi niya kaming inaasikaso kagaya ng paghahanda ng pagkain, paglilinis ng buong bahay at paglalaba ng mga damit namin, ay hindi niya pa rin ako mauuto sa mga ginagawa niyang yon. Hindi niya magawang bilugin ang ulo ko kagaya ng ginawa niya sa daddy ko. Papadudot, alam kong mali pero nagsimula na akong mag-imbestiga tungkol sa buhay ni Tita Trina.
Palim ko siyang sinundan kapag lumalabas siya ng bahay at minsan din ay pinakikialaman ko ang gamit niya kapag ako lamang ang tao sa bahay namin. At doon ko nga po nadiskubre ang dahilan kung bakit napakabigat ng loob ko sa girlfriend ng daddy ko. Dahil nakita ko sa mga gamit ni Tita Trina ang mga litrato niya na nakayakap sa isang lalaki na halos ilang taon lang ang tanda sa akin. Kaya naman hindi ko yon pinalampas pa, Papa Dudut. Nang makauwi si na Daddy at Tita Trina sa bahay ay kaagad kong pinakita kay Daddy ang mga litrato na nakuha ko sa bag mismo ng girlfriend niya. Ano yan? Tanong ni Daddy sa mga nilaglag kong mga litrato. Mga litrato po na tinatago ng girlfriend ninyo mula sa inyo. Mga litrato niya habang may nakayakap sa kanya na isang lalaki. Na hindi hamak na mas bata sa inyo, Daddy, sagot ko. Pinakialaman mo ang mga gamit ko? Si Tita Trina ang nagtanong. Oo, at ngayon ay alam na namin ni Daddy ang sikreto mo. Nakakadiri ka, ang tanda-tanda mo na pero pumapatol ka pa talaga sa lalaking mas bata sa iyo. Eh dalawa o tatlong taon lang yata ang tanda sa akin ng lalaking nakayakap sa iyo sa mga litratong yan eh. Nakangising sagot ko pa. Anak, tama na. Seryosong saway ni Daddy. Totoo naman po sinasabi ko, Daddy. Kitang-kita ninyo sa mga litrato na yan na may ibang boyfriend tong si Tita Trina. Ang wika ko. Siya ay tumaas ka na sa kwarto. Ang utos pa ni Daddy. Hindi, Daddy. Ang babaeng yan ang dapat na pinapalayas mo dito sa pamamahay natin. Ano, Tita Trina? Hindi ka pa rin ba aamin sa totoong pakay mo sa daddy ko? Aminin mo na ngayon. Aminin mo nang kaya mo lang pinatulan ng daddy ko ay para may pangbigay ka na pera dyan sa bagets mong boyfriend. Sobra kayo nakakadiri. Ano po bang tawag sa inyo ng isang boyfriend ninyo? Sugar mommy? Sunod-sunod na wika ko kasunod ang malakas sa sampal mula sa palad ng daddy ko na tumama sa pisngi ko. Saglit akong napatulala sa kanya. Gulo ang isipan ko kung bakit niya yon ginawa sa akin. Daddy? Bakit mo po ako sinampal? Bakit sa akin po kayo nagagalit? Naiiyak na tanong ko. Dahil hindi mo alam kung ano yung mga pinagsasabi mo, sigaw ni Daddy sa akin. Hindi po kayo naniniwala sa akin? Mas kinakampihan niyo pa ang manlulokong babae na yan? O sige, magkampihan na lang po kayo, kayong dalawa habang buhay. Dahil tutal, mukhang ako na po ang sampid sa bahay na ito. Umiiyak na sabi ko. Papadudot, sobrang nasaktan ako nang ipamukha sa akin ni Daddy na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ko. At para bang gumagawa lamang ako ng kwento. Totoo naman kasi ang mga sinasabi ko nang gabi na yon at ibinigay ko na kay Daddy ang mga katibayan na litrato kung saan ay may nakayakap na lalaki kay Tita Trina. At sa paraan ng pagkakayakap sa kanya ng lalaki ay para bang may relasyon silang dalawa. Kaya sigurado ako na niloloko talaga niya ang daddy ko. Pero hindi ko talaga inaasahan na ako pa pala ang magiging masama sa paningin ni Daddy dahil sa ginawa kong yon. Gusto ko lang naman siyang protektahan at ayoko na sana siyang makitang nasasaktan ulit. Pero hindi niya pinahalagahan ang lahat ng effort na ginagawa ko para sa kanya. Papa Dudut, wala na po akong masyadong maalala pagkatapos kong lumabas ng bahay at maglakad patungo sa may sakayan ng jeep. Nagising na lamang ako na nasa isang kwarto ako sa loob ng ospital. Nakita ko si Daddy na umiiyak habang nagdarasal at hawak-hawak ang kamay ko. At nang tawagin ko ang pangalan niya ay mas lalo siyang umiyak kasunod ang mahigpit na pagyakap sa akin at paulit-ulit na paghingi ng tawad. Papadudot, guluman ang isipan ko ay parang kusang lumibot ang paningin ko sa buong kwarto na tila ba may hinahanap na kung ano. Doon ko na na-realize na si Tita Trina pala ang hinahanap ng mga mata ko pero hindi ko rin siya nakita na labis kong ipinagtataka. Papadudot na lamang ko na habang naglalakad ako sa labas ng bahay ay nabangga pala ako ng isang tricycle. Kaagad din naman akong isinugod ng driver sa ospital kasunod si na Daddy at Tita Trina. Pero nagtataka pa rin ako kung bakit wala si Tita Trina sa ilang araw na pamamalagi ko sa ospital.
Papa Dudut, nang makauwi na ako sa bahay ay doon ko tinanong si Daddy tungkol kay Tita Trina. Sinabi niya sa akin na tinapos na pala ni Tita Trina ang relasyon nilang dalawa, pero sana daw ay huwag akong magalit dito. Dahil hindi naman daw nakipaghiwalay sa kanya si Tita Trina dahil sa lalaking nasa picture na nakita ko noon. Kung hindi gusto lamang ni Tita Trina na maging maayos na muli ang relasyon namin ni Daddy bilang mag-ama. Ayaw daw nito na magkasira pa kaming dalawa ni Daddy. Sobrang nag-guilty talaga ako nang sabihin sa akin yon ni Daddy. Pero mas nag-guilty ako nang malaman ko na ang lalaki pala sa picture na nakayakap kay Tita Trina ay anak nito sa pagkadalaga. Papadudot, mula nga nang makabalik kami ni Daddy sa bahay ay sobra siyang naging masikaso sa akin. Palagi niyang pinapakita na masaya siyang kasama ako at naka-move on na siya sa relasyon nilang dalawa ni Tita Trina. Palagi siyang nakangiti sa tuwing magkausap kaming dalawa. Pero kahit gaano pa kalaki at katamis ang ngiti sa mga labi ni Daddy, alam ko at sigurado ako na hindi naman talaga siya masaya. Isang desisyon ang ginawa ko noon, Papa Dudut. Pumunta ako sa bahay ni Tita Trina at humingi ako ng sorry sa kanya. Inamin ko na kasalanan ko kung bakit sila nagkagulo ni Daddy. Dapat ay mas naging bukas ang isipan ko sa relasyon nilang dalawa. Dapat mas naging mapangunawa ako at hindi hinayaan ang sarili ko na madala sa emosyon na para lang sa sarili ko. Hiniling ko rin noon na sana ay magkaayos silang dalawa ni Daddy. Mahal niyo pa rin naman po si Daddy, hindi ba? Tanong ko. Ang totoo, kahit kailan ay hindi nawala ang pagmamahal ko para kay Anthony. Pero ayoko na kasing makasakit ng ibang tao dahil sa pagmamahal ko para sa kanya. Ayokong masaktan ka namin. Shy, may lungkot sa mga mata ng wika ni Tita Trina. Mas masasaktan po ako kung hindi po kayo magkakabalikan na dalawa. Tita, please, bigyan niyo pa po ng chance ang relasyon ninyong dalawa ni Daddy. Bigyan niyo pa po ulit ako ng chance na maging mami ko kayo. Pigil ang mga luha na wika ko. Hindi ka nagalit sa akin? Tanong niya. Kahit kailan ay hindi po ako nagalit sa inyo. Naging selfish lang po ako kaya pinagdamot ko sa inyo si Daddy. Masyado lang po ako natakot na baka masaktan ulit si Daddy kagaya ng dati. Nakita ko po kasi noon kung paano siya nasaktan. Nakita ko kung paano halos mawasak ang mundo niya nang dahil lang sa isang babae. At nangako po ako na kahit kailan ay hinding-hindi ko na yon hahayaan na mangyari. Tita Trina, naniniwala po ako na pareho po tayo ng pagmamahal na nararamdaman para kay Daddy. Alam ko rin po na hindi ninyo hahayaan na masaktan siya ng ibang tao dahil mahal na mahal niyo po siya. Sagot ko dahil yun naman ang katotohanan. Gusto ko lang protektahan ang Daddy ko at ayoko masaktan siyang muli kagaya ng nangyari dati sa kanya. Totoo yan, Shai. Pero hindi lang siya ang minamahal ko kung hindi pati na rin ikaw. Mula ng araw na maramdaman kong mahal ko na ang Daddy mo, nangako ako sa sarili ko na mamahalin ko ang lahat ng taong mahal niya, ang wika ni Tita Trina. Ibig sabihin po ay puwapayag na kayong makipagbalikan kay Daddy? Tanong ko. Oo, Shai. Dahil hindi ko kayang tiisin ang Daddy mo. Salamat. Kasi tinanggap mo na ako sa wakas bilang parte ng pamilya at buhay ni Anthony. At nangangako ako na ipapakita ko sa iyo na hinding-hindi ka nagkamali sa pagpili mo sa akin para sa Daddy mo. Naluluhang wika ni Tita Trina. Papa Dudut, isinama ko na rin si Tita Trina pabalik sa bahay namin at alam ko sa sarili ko na isa yon sa pinakamalaking sorpresa na naibigay ko para kay Daddy. Pati na rin ang totoong pagtanggap ko sa relasyon nilang dalawa ni Tita Trina. Papa Dudut, ng gabi na magkasama kaming tatlo ay umiyak ako at nagsorry sa kanila dahil sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko. Pareho nilang sinabi na naiintindihan nila ako at nagawa ko lamang daw yon dahil sa sobrang pagmamahal ko para kay Daddy. At sabi pa nila ay kalimutan na lang namin ang lahat at ang importante ngayon ay totoong masaya kaming magkakasama. Papa Dudut, ngayon po ay halos 4 na taon na ang relasyon ni na Daddy at Tita Trina. Sa bahay na rin namin nakatira si Tita Trina at minsan ko na rin nakilala
ang anak niya nang magbakasyon ito dito sa Rizal. Papa Dudut, wala na nga akong mahihiling pa na kahit na ano para sa pamilya namin kung hindi bigyan pa kami ng mas mahabang oras para magkasama-sama. Mas nakilala ko kasi ng lubusan si Tita Trina mula nang tumira siya sa bahay. At mali ang lahat ng hinala at masamang kutob ko sa kanya. Dahil pinaramdam niya sa akin kung paano maging isang ina sa lahat ng paraan na alam niya. Papa Dudut, matagal na rin nakaplano ang kasal ni na Tita Trina at Daddy. Actually ay nakaschedule na nga po yun last year. Pero dahil sa hindi pa rin nawawala ang pandemic dito sa ating bansa ay nag-decide silang i-reschedule ngayon taon ang kanilang kasal. Pero hindi man natuloy ang kanilang kasal ay hindi naman yon naging hadlang para matuloy ang matagal na nilang plano na magkaanak. Papa Dudut, ngayon po ay 2 na ang ipinagbubuntis ni Tita Trina ang magiging anak nila ni Daddy at magiging kapatid ko. Yun nga po ang pinaka-espesyal na regalong natanggap ng pamilya namin noong nakaraang Pasko. Dahil lang buong akala namin ay hindi na talaga pwede pang magkaanak si Tita Trina. At dahil nga malapit na kaming maging isang tunay na pamilya, hindi na Tita Trina ang tawag ko sa kanya kundi Mami na. Dahil yun naman ang palagi niyang pinaparamdam sa akin. Na kahit na hindi ko na halos matandaan kung paano ang magkaroon ng Mami ay nandyan naman si Mami Trina para iparamdam sa akin na siya na ang bagong Mami ko. Papa Dudut, nagpapasalamat po ako sa pagbasa ninyo ng sulat ko para sa araw na ito. Alam ko po na medyo naging nakakainis ang kwentong binahagi ko dahil na rin sa akin. Pero sana ay nakapag-iwan pa rin po ako ng aral para sa mga ka-online nating nakikinig ngayon. Na hindi masamang protektahan ang mga taong mahal natin. Pero sana ay iwasan nating maging sobrang mapanghusga sa mga taong hindi pa natin tuluyang nakikilala. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang Shy. Salamat Shai sa pagsulat mo sa aking YouTube channel at ramdam ko na malaki ang aral na naiwan ang kwento mo sa ating mga kastorya. Alam mo, hindi naman kasalanan kung maging protective ka sa daddy mo. Natakot ka lang talaga na baka masaktan ulit siya kagaya ng nangyari sa kanya noon. Pero ayun nga lang, hinayaan mo na pangunahan ka ng mga maling nakikita mo. Hindi ka naglaan ng oras na mas makilala ang iyong Tita Trina noong umpisa. Pero mabuti na lamang at nabigyan pa rin kayo ng oras para magkaayos at magkapaliwanagan. Nabigyan pa kayo ng pagkakataon na mas makilala ang isa't isa. Masaya ako ngayon na malapit na kayong matawag na isang buong masayang pamilya. Mga kastorya, mahirap talaga na hindi maging mapanghusga sa mundong ito. Pero bago tayo pangunahan ng inis na nararamdaman natin, subukan nating buksan ang isip natin at magbigay ng oras para makilala natin ang ibang tao. Sa ganung paraan, maiiwasan natin ang makasakit ng damdamin ng iba. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Stories.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.